Mabilis nga mga idol ang pagbalik ng karma dito kay Dillon Brooks matapos ng ginawa niya sa cameraman. Pero bago natin yan pag-usapan at ipaliwanag, ay ito muna ang update sa ating MVP race this season. Dahil ngayong nalalapit nga tayo sa ending ng ating season, ay merong ang palaking pagbabago na naganap. Well, in-overtake lang naman ni Joel Embiid si Nikola Jokic sa top spot bilang ang MVP this season. Well, kung nasubaybayan nyo ang ating MVP race from the very first game, ay alam nyo na si Nikola Jokic ang nauupo dyan for the most part of the season. Nang dahil mga idol, sa umpisa pa lang ay napaganda ng kanyang performance, napaganda rin ang standing ng kanyang team. Pero lately nga mga idol ay nag-i-struggle ang team ng Denver Nuggets at kababasag nga lang nila ng kanilang 4-game losing streak. And sa kanilang last 10 games mga idol ay 5-5 ang kanilang record. At ito ay mga idol, napakalaking epekto sa MVP candidacy nito ni Nikola Jokic. Dahil ngayon nga mga idol, ang Philadelphia 76ers ay meron ng mas maganda na record kaysa sa Denver Nuggets, na ngayon nga ay pinapahalagahan ng mga NBA analysts at pati na nga rin ng mga bumoboto. Nang dahil nga sa naging collapse na itong team ng Denver ay ayun, nag-collapse din ang number 1 position ni Nikola Jokic at nag-take over na si Joel Embiid. And lately mga idol, si Joel Embiid ay dominating nga mga idol ang lulupit ng mga numerong kanyang tinatala at ang Sixers ay meron niyang 7-game winning streak. Kaya ngayon, ilang games na lang mga idol, 12, 13, 14 games na lang yata si Embiid ng ating MVP so far this season. Anyways mga idol, ngayon ay pag-usapan na natin ang mabilis ng karma na natanggap ni Dillon Brooks matapos niyang itulang ang cameraman ng team ng Miami Heat. Well, I think alam nyo naman na ang nangyari at ginawa neto ni Brooks mga idol. At I think iisa lang ang sentimento nating lahat na talaga namang napakasama ng ugali ni Brooks. At hindi niya na nga daw dapat ito ginawa dahil nakahawak naman na siya. At very unnecessary nga daw mga idol ang kanyang ginawa na pagtulak sa Miami Heat cameraman. At ang NBA mga idol, not even 24 hours later, ay fine ng NBA ng $35,000. Or sa Pilipinas ay 1.9 million pesos dahil nga daw sa unsportsmanlike act of shoving a camera person on the sideline after pursuing a ball. At mga idol, hindi lang yan ang karamang natanggap nito nga ni Dillon Brooks. Dahil balita nga rin dito na yung camera operator nga daw na tinulak ni Dillon Brooks ay injured nga daw at remains under evaluation. Meaning mga idol, nasaktan yung camera person or yung cameraman at mukhang kinailangan pang magpa-ospital para i-check kung ano pa ang ibang nangyari sa kanya. At mga idol, mas lalo nga yung nagpainit ng ulo ng maraming NBA fans nang mabalitaan nga nila ang nangyari sa tinulak ni Dillon Brooks. At pinayuhan nga nila ito mga idol ng isang mautak nga na payo. Nasampaan nga daw si Dillon Brooks ng kaso mga idol dahil for sure hindi naman daw makakarating ng mga hearing yan kung sakaling sampaan talaga ng kaso. And then kapag hindi dumalo ng mga hearing ay magsisettle na nga lang daw. Babayaran na lang yung damage or mga injuries na nakos neto ni Dillon Brooks sa pagtulak sa kanya. So easy money nga daw ito para nga sa cameraman. Yan mga idol ang mga payo ng mga NBA fans sa mga utak. Pero to be honest nga mga idol, I think na hindi yan papayagan ng NBA. I think hindi na nila papalabasin sa kanilang asosasyon ito nga ang issue na ito. At aayusin na lang nila dahil hindi nga maganda na magkaroon pa ng kung ano-anong issue or mga extra drama na hindi naman kinakailangan. Pero magandang payo yan kung sakaling gustong magkapera na malaki ng cameraman na ito. Pero anyways mga idol, ano bang masasabi nyo dito sa natanggap ng karma ni Dillon Brooks matapos nga ng kanyang ginawang ito na hindi maganda sa cameraman? Komento nyo lamang yan sa ating comment section.